May sinisinga ang tatay ni Ja Morant kung bakit ngayon ay suspendido ang kanyang anak dito sa NBA. Well, linawin muna natin ang lahat mga idol. Sa mga di pa nakakaalam, si Ja Morant ay may 25 game suspension dito nga sa NBA ngayong parating na season. So sa first 25 games, itong team ng Memphis Grizzlies ay out. Itong si Ja Morant hindi siya makakalaro. Dahil inilabas niya nga mga idol ang hindi niya dapat na ilabas ipinakita sa social media. Hindi naman ito illegal sa Amerika mga idol kung saan si Ja Morant ay nakatira. Pwede naman yon. Kaso ang problema, si Ja Morant ay under ng NBA. Parte nga siya ng organisasyon ng NBA. At itong NBA ay meron ngang rules of conduct. Meron silang inaasahan na behavior na gawin ng kanilang player. At kapag hindi nila yon ginawa, ay may kapangyarihan nga sila na parusahan, isuspinde, iband itong kanilang player kagaya na lang nang nangyari kay Ja Morant. Ayaw ng NBA ng mga ganong klaseng behavior mga idol kagaya na lang nung ginawa ni Ja Morant lang dahil naiintindihan nila na meron ngang mga bata na umiidolo, mga batang nanonood sa kanilang mga player. Kaya as much as possible ay mabuting halimbawa dapat ang ipakita ng kanilang mga player. Pero hindi yan ginawa ni Ja Morant, kanyang nilabagyan hindi lamang isang beses kung hindi pangalawang beses na. Kaya nga ngayon, suspended for 25 games without pay. At matapos nga na medyo humupa na yung issue na yan about kay Ja Morant, ay ito namang kanyang tatay ay meron ngang clip na lumabas kung saan binibigyan niya nga ng pangangaral ang mga bata sa camp na ito ni Ja Morant sa kanyang basketball camp. Kung saan ito ang kanyang sinabi. Pakinggan nyo muna ito bago natin ipaliwanag. Like make sure anytime y'all anywhere know the capabilities of everybody around you, right? One Sunday you get in trouble for the people around him, you got in trouble for his decision. So always be mindful of every decision y'all make. Well, sa summary nga ng sinabi neto ni T. Morant na tatay ni Ja Morant, kung atin na lang itong paikliin, kung ating kukunin na lang yung kanyang nais ipunto dito sa kanyang mahabang mensahe sa mga bata, ay sinasabi niya na ang dapat lamang sisihin dito nga sa 25 game suspension ni Ja Morant in the NBA ay walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Ja Morant. Hindi daw dapat sisihin ang kanyang mga kaibigan. Ang dapat lang sisihin ay si Ja Morant nang dahil siya daw sa sarili niya ang nag-decide na gawin yung bagay na hindi niya dapat ginawa. Kaya dapat si Ja Morant lamang ang sisihin. Hindi daw dapat sisihin ang people around him, yung mga taong nakapalibot sa kanya. He got in trouble for his decision. Kaya't ang payo niya nga dito sa mga bata na nakikinig sa kanya ay dapat nga daw maging matalino, maging mindful sa kanilang magiging desisyon, and sinabi, make the right decision. And well, wala namang mali dito nga sa sinabi ng tatay ni Ja Morant, and actually tama naman ito, hine-held accountable niya ang kanyang anak. Pero meron ngang sinabi rin ng mga NBA fans na dapat din daw na pinangaral na itong tatay ni Ja Morant. Dapat daw piliin din ang iyong mga kaibigan. Hindi naman daw gagawin ni Ja Morant yung kanyang ginawa mga idol na itong nakaraan kung hindi nga daw siya na-impluensyahan ng kanyang mga kaibigan. Pinili nga daw kasi ni Ja Morant na kaibiganin yung mga ganong klaseng tao, yung mga tag life ba, kumbaga, yung parang gangster, sisiga-siga. Kaya naman, ganun na din ang kinilabasan ni Ja Morant. Kaya dagdag na rin ang mga NBA fans na dapat din daw na ipinangaral ang tatay ni Ja Morant na maging matalino, maging mausisa sa pagpili nga ng kaibigan. Diba alam niyo yung kasabihan mga idol na, tell me who your friends are and I tell you who you are. Anyways mga idol, ano bang komento nyo dito? Anong opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.